Hello po sa mga nagtatanong kung ano daw po yung dapat nilang gawin sa pagsisimula sa Reels para ma-monetize sila. So, sundin nyo lang po yung ginawa ko kasi dumaan na ako sa ganyan na unang-una nga 20 followers ako, 20,000 followers pala, 20,000 followers, pero ang ina-upload ko nga is hindi ko sariling video. May nag-viral pa nga dati. Ulit-ulit lang ako. Pinaliwanag ko lang, may nag-viral pa dati. Tapos, 20,000 followers na ako, pero wala naman, uso na ngayon, uso na din kasi yung income doon sa Reels daw. So, nag-upload ako ng video na hindi sa akin, wala pa rin kahit nag-viral na siya, maraming views. Tapos, example din yung sa mga nagtatulong sa akin na million views na nga, pero hindi naman sila na-monetize. Ganon. So, ang ginawa ko po is, nag-upload ako ng sarili kong video. Kaso, may watermark naman. Ang watermark po sa kahit na anong apps, bawal po yan kay Meta. So, ang ginawa ko po is, tinanggal ko yung watermark. Ganun. Tinanggal ko yung watermark na galing sa TikTok. Kaso, sumasayaw naman ako. Ang ano naman din, ngayong na-monetize na ako is nakita ko, hindi pala siya kumikita. Walang income sa sayaw. Ang dapat palang gawin is yung ang dapat niyong gawin is yung para palang nagsasalita kayo, nagpapaliwanag kayo. Kung may sounds man is dapat yung hindi sikat na sounds para hindi kayo ma-copyright. Kung gagamit man, pero mas okay pa ata na wala na lang sounds, huwag niyo na lang lagyan. Kung bagay yung daily routine niyo, pwede naman yun, ano naman, pwede yun. Huwag kayong mahiya na mag, ano, parang daily na ginagawa niyo. For example, mag-upload kayo sa Reels is yung daily routine niyo na kunwari, nagluluto kayo, nagpapaliwanag kayo, ganun. Ganyan po katulad ng ginagawa ko na may vlog ako, tapos nagpapaliwanag. Yun, may income po ako doon. Ang sunod nyo pong gawin is, kung mag-upload kayo ng video sa Reels, dapat po full screen siya. 19.16 yung size noon. Full screen yung ganito. Hindi ko na po i-edit to kasi para makita nyo kung ano yung size ng pwede nyo i-upload sa Reels. Ang sunod po is, mag-upload kayo dapat walang watermark na kahit anong apps, dapat walang watermark. Kung may watermark man is takpan nyo ng sticker. Ang sunod naman po is yung picture nyo na gagawin yung slideshow. Ganun, may ganyan din kasi ako, pero hindi rin po pwede yun, dapat video talaga. Sunod, yung re-upload. Ang re-upload po, okay lang po na mag kunwari may video kayo na mali yung caption nyo, tapos konti pa lang naman yung views, pwede nyo pong burahin tapos i-upload nyo po ulit. Ang sinasabi ko po na re-upload is yung video na hindi sa inyo. Kumbaga, kumukuha kayo ng video na hindi sa inyo. Yun po ay hindi pwede kay Meta. Yun. Ang sunod naman po is yung gagawa ka ng video pero text lang, ganun. Parang, basta parang mag-explain lang kayo. May video din ako na ganun sa ano ko, vlog ko, pero okay lang po yun doon sa vlog ko kasi monetize naman na ako, tsaka hindi naman yun siya sa Reels. Doon ko po yun siya sa ads on stream po ako kumikita doon. Pero kung sa Reels po is bawal, mga bawal po yun. Tapos yung sunod naman po is dapat para mapansin kayo ni Meta is kung wala man kayong niche, yun nga, isasabi ko yung daily routine nyo. Yun po, pwede po yun. Ang sunod naman po is yung dapat, kung may bata man, yun kasi nakikita ko, bawal po yung bata. Kung may bata man, samahan nyo po ng adult para ma-monetize po kayo agad ni Meta. Tapos, everyday po kayong mag-upload. Yun po, everyday. Kahit na short video lang sa Reels, kunwari mga 30 seconds, ganun. Pwede po yun. Kung nagluluto kayo, kung ano yung niluluto nyo, luto kayo ng umaga, upload nyo ngayon. Tapos bukas, kung ano yung gagawin nyo, maglinis kayo, maglaba. Tapos, ayun, upload nyo rin po. Tapos kung, yun nga yung sa sounds, huwag na po kayong gumamit ng sounds. Okay naman po kung ganito lang na nagpapaliwanag ka. Mas okay po yun. Tapos tuloy-tuloy mo lang yung pag-upload. Tapos kung sa followers naman po is, kunwari, konti lang yung followers nyo. Tips ko lang po ah. Pwede po kayong mag-follow to follow. Nakikita ko is count me in. Ganun. Kasi naganyan din ako nung nakaraan. Pero, dapat limit lang. Kunwari sabi natin, 10 katao lang yung pwede nyong i-follow para hindi kayo ma-restrict. Kasi pag na-restrict po kayo is,
useless po yung ano nyo, daily na ginagawa nyo na imbis may income kayo, eh, mapupunta sa wala. Tapos susunod, masususpended na kayo. So, ang gawin nyo po is, limitahan nyo po yung pag, ano nyo, follow to follow. Kasi lalo na kapag monetize, na-monetize na kayo ni Facebook. Mas madali kayong mapansin ni Facebook na nag-follow to follow kayo. Bawal po yun. Bawal po kasi yun. Kaya limit nyo lang. Tapos yung video na ginagawa nyo or yung sa ano nyo, sa reels nyo, pwede nyo pong i-share sa mga group. Pero, dapat 3 groups lang. 3 to 4. Basta yun lang. Yun lang yung ma-offer ko. 3 groups lang. Pwede nyo pong i-share doon. Tapos yung para gumanda yung ano nyo, gumanda yung video nyo is dapat kung may nag-comment po sa inyo is replyan nyo po. Yun, mag-reply kayo na kahit heart lang yung i-reply nyo, katulad ng ginagawa ko, yun po, para gumanda yung performance nyo. Yun, yun po yung mga dapat nyong gawin kasi yun din po yung ginawa ko, pinaliwanag ko lang din po yung ginawa ko. Parang share ko lang sa inyo kung paano ako na-monetize na dati kahit 20,000 followers na ngayon 29,000 followers, tapos bumaba sa 28,000. So, yung iba is nag-unfollow sa akin. So, okay lang po yun. Hindi ko naintindi yun. Kahit, tignan mo nga kahit konti lang yung views ko. Pero, na-monetize naman ako ng Meta. Oh, di ba? So, okay lang. Huwag niyo intindihin yung views. Ang intindihin niyo po is paano kayo mapansin ni Meta. Upload lang kayo everyday. Magpapansin kayo kay Meta. Tapos, yun nga. Pag may nag-comment, replyan niyo. Ulit-ulit ako, di ba? Yun. Tapos, yung sa income naman po kasi is kapag once na na-monetize na po kayo, doon na po kayo talagang sobrang maghigpit sa mga ginagawa nyo. Sobrang maghigpit na po kayo sa mga nagpa-follow, sa comment, ganon. Tapos sa share. Ako kasi hindi ko sinishare. Mga nagpa-follow lang sa akin na nagsishare sa akin, mga nagko-comment. Kaya, thank you po. Thank you sa mga nagpa-follow, tsaka nagsishare, nagko-comment, nagre-react. So, hiyaan nyo pagka malaking pasahod ni Facebook is share-share tayo, ganun. Sana may natutunan kayo. Alam mo yun, ulit-ulit na akong nagpapaliwanag kasi maraming nagtatanong nga. So, hindi ko masagot ng isa-isa. Busy yung ano ko, messenger ko. Yun po, sana po makatulong ako. Sana po ma-appreciate niyo yung ulit-ulit kong sinasabi. Kasi para, hindi lang, maliit lang po yung income ko, pero maliit pa lang kasi yung income ko kasi konti lang yung views. So, okay lang po kapag maraming views. So, malay nyo, mas maraming views sa inyo kung kayo ay ma-monetize niya. Hindi, mas malaki yung income nyo kaysa sa akin. Tapos kasi ako kasi nag-i-enjoy lang ako. Hindi ko iniisip na may income. Parang natutuwa lang ako na habang ganito nagpa-pastime ako. Kasi nga may trabaho naman ako. After ng 2 hours break ko is ganito nagsasalita ako, nagpapaliwanag, nagpo-post, nagba-vlog. So after po nito nag-edit, after po nito is ayun, tinignan ko kung ano yung mga pasok ba yung ginawa ko. So nakikita ko pasok naman pag tinignan ko sa Creator Studio. Ganun. Yun po. So abang-abang lang po kayo sa mga ibang tips ko pa kasi ang pinapaliwanag ko lang po is base lang din po sa mga na-experience ko. Yun. Base lang din po sa kung ano yung pwedeng maitulong ko sa inyo. Yun po. Bye-bye. Kasi may gagawin pa ako, maglilinis pa ako. Nakatapos ko lang pakainin si Lolo tsaka si Lola. Abang-abang lang ah. Pero kung ayaw nyo naman po ng income na galing kay Reels, ayaw nyo po ng dollars, edi huwag nyo po sundin yung sinasabi ko. Yun lang po. Bye-bye.